Dahil ako ay hirap na hirap ng magluto at may mga nagko-comment din na ang komplikado daw ng mga niluluto. Ang komplikado ng mga niluluto. Komplikado. Meron tayo yung guest chef ngayon na padadaliin, pabibilisin at gagawing mas simple ang lahat ng gusto natin ito. Sikat to! Gordon sikat Ramsay? To! Sikat na sikat to, pre! Kilala ng lahat to. Please welcome Chef Mike! Yes! Chef Mike, ang buong pangalan niya ay Chef Microwave. Chef Mike, kamusta ka? Okay lang, Nino. So, Chef Mike, ano ba yung mga lulutuin natin ngayon? Ang dami naman natin lulutuin. 5 ways daw ang lulutuin natin ngayon, sabi ni Chef Mike. Chef Mike, ano ba yung mga mismo lulutuin natin ngayon? Leche flan, Ninong Rai. Leche flan? Leche flan? Kaya mo magluto ng leche flan na mabilis, Chef Mike? Oo naman. Bobo. Oo daw, mare. Gano kabilis yan leche flan na yan, Chef Mike? 5 minutes lang. 5 minutes? Ang galim naman nun. 5 minutes lang, pare. Totoo ba? Usually, komplikado yan leche flan na yan. Ha? Talaga ba, Chef Mike? Oo nga, paulit-ulit kang bobo ka. Huwag ka magalit! Huwag na nating pagurin si Chef Mike at siguro simulan na natin yung ating microwave leche flan. Sasaksak muna natin si Chef Mike. Ah, sarap. Kidding aside, itong microwave namin, napakatagal na nito sa amin, pre. Siguro, kung hindi lang 10 years, no? Wala na siyang ilaw sa loob, hindi mo na nakikita ang naluluto yung pagkain mo, pundido na, pre, wala na talaga. So, hindi mo kailangan ng special na microwave kasi, ewan ko, alam ko, mamahalin tong binili ni Mama, pero kasi sobrang tagal na nito. So, baka hindi na rin ano yung performance niya, di ba? Baka hindi na rin ganun kaganda. Pero punto ko lang dito, kahit anong microwave, magagawa tong mga gagawin natin ngayon. Pero, ako una magsasabi sa inyo na hindi lahat ng microwave ay pantay-pantay. Kasi merong power setting ang microwave. Hindi talaga natin nakikita exactly kung ano yan. Hindi. Low, medium, high. Meron. May ganun. Low, medium, high. Usually, low, medium, high. So, ngayon, yung mga oras na ibibigay ko sa inyo, it greatly depends sa kapangyarihan ng microwave nyo. Pero sasabihin ko sa inyo kung low, medium, high yung gagamitin nyo. Ngayon, dito sa amin, pag pinili mo yung power, yun yung sagad niya. 10. Umaba ba siya by 2 increments? 8, 6, 4, 2. So, doon tayo sa leche plan natin. Uy, Chef Mike, okay ka lang? Hindi, haha. Okay. Eh, meron tayo ditong heatproof na bowl o pwedeng microwave. 1 tablespoon ng asukal, white sugar. Sagyan natin ng konting-konting... Dami? Konting-konti nga lang eh. Konting-konting tubig lang yan, pakita mo. Enough lang para mabasa. Yung specs na nakikita nyo itim, kape po ni Alvin yan ha. Ngayon, eto. Mubuka ko lang yung mukha nga ni Chef Mike ha. Pag maglalagay kayo ng kahit ano sa microwave, hanggat maaari, huwag sa gitna. Kasi ang nangyayari dyan sa microwave, maraming mga laser-laser. Imagine nyo ano, Mission Impossible. Sa mga ano, museum. Kapag nilagay mo yung plato sa gitna, timbilog, no? Timbilog. Ako yung plato. Kapag umiikot dyan, umiikot kasi yan eh. Dyan lang yan. So kapag hindi na masyadong tatamaan niya kasi hindi siya masyadong gumagalaw. Ngayon, kung ilalagay mo siya sa labas, dito, mas marami siyang masasalong laser. Para mas even lang yung luto natin. So tubig, asukal, highest power, sa amin, level 10 sa inyo siguro kung ano man yun. Tapos ilagay natin ng 1 minute muna. Kasi gumagawa tayo dito ng caramel. Palaging ganito mangyayari dyan. Yung initial na temperature na ilalagay mo ay para lang uminit siya. Tapos unti-unti kang magdadagdag ng temperature. Sorry, ng time. Hanggang maabot niya yung init na ninanais mo. So hintayin muna natin to. Tapos check natin kung kailangan pa natin dagdagan. Check muna natin bago siya matapos. Ayan, kumukulo na siya. At medyo kakaroon na ng konting-konting discoloration. Camera 2, yan. Konting-konti lang. So pagka ganito, medyo mabilis na yan. Ha? Opo, okay na. Wala pa. Pupunta na sa Chef Mike, magagalit. Oh, sorry. Bakit natin ginagawa to? Kasi baka mamaya, nasa dorm ka, tapos gusto mo gumawa ng leche plan. Wala lang, matripan mo lang, di ba? Malamang may microwave naman sa dorm nyo. Ito oh, tira nyo to. May kulay na. Pero ako gusto ko medyo darker pa ng konti. Konti lang, lagyan natin ng 5 seconds. Mas masarap kasi yung ganun eh. Yan ang sinasabi ko. That's what I'm... Ang bilis, di ba? Sobrang bilis. Isuswirl lang natin ng konting ganyan kasi hindi pantay yung luto niya. Gawin na natin yung pinaka-custard natin. Patang init. Una natin kailangan ay measuring cup. 150 ml ng ebap. Next na kailangan natin ay condensed. Pare, kailangan natin ng 50 ml ng condense. So from 150, mayiging 200 siya. Isang itlog, pre. Amin ang ginagamit namin dito yung large X. Magkano sa palengke to? 8.
Hala, Ninong Ray. Leche plan, isang itlog lang. Kaka ba? Uy. Ay, yan lang yun. Pero optional, pwede kayo maglagay ng vanilla. Ngayon, pwede nyo pa itong lagyan ng dayap. O kaya yung zest, dayap zest. Pero nasa sa inyo na yan. Ito yung pinaka-basic. Tapos, haluin natin gamit rubber spatula. Una, para makaskas natin yung ibab sa ilalim. Diba? Ay, sorry, yung condense sa ilalim. Kasi umaano yan, bumabagsak yan, mabigat yan. Pangalawa, para nahalo natin siya ng mabuti nang hindi nag-i-introduce ng air bubbles. Kasi ano yung metric ng mga matatanda yun eh. Kapag mabula yung leche plan mo, hindi maganda. May ganun sila eh, diba? Tsaka ito yung para makagawa ka ng leche plan tapos mag-isa ka lang sa condo, sa bahay. Oo, kasi usually, ang gawa ng leche plan medyo malakihan kasi sayang yung steam. Kasi kung mag-i-steam ka ng isa, tsaka sampu, parehas lang yun eh, diba? Tingnan yan. Pansin nyo, hindi pa well-mix yung itlog. Napansin nyo ba yun? Ayan o, parang may wavy-wavy siya. Hahaluin nyo lang siya hanggang maging makinis siya. Meron ka namang enough na oras kasi pinapatikas mo pa yung caramel mo. Tapos, siguro, baka sabihin nyo iba, pwede ka bang gumamit ng whisk. Pwede naman, kaso magkakabula-bula nga siya, diba? Yun yung iniiwasan. Yun yung iniiwasan natin. Hmm. Optional lang din to. Salain lang natin para yung mga buo-buo na itlog na hindi na-mix. Matanggal natin. Pero honestly, hindi yung sasalain, wala naman masyadong problema. Yan. Ayan, o, tinan nyo. May mga nasala siya, o. Kung hindi nyo sinala, nandun lang naman siya sa leche plan. And wala naman siguro masyadong problema doon, di ba? Pero I'm just saying na pwede nyo gawin niyang bagay na yan. Tapos, Chef Mike, salang na ako, ha? Sige, Bobo. Sige daw. Again, dito tayo sa edge, pare. Inilalagay namin to sa 4. Sa 4 namin siya nilalagay. So sa inyo siguro, low to medium. Pero I suggest doon kayo sa pinakamababa. Mas matagal siya maluluto, pero mas sure kayong hindi siya kukulo. Kasi once kumulo yan, wala na. Medyo grainy na yan. And mangyayari talaga yan. Nangyayari sa amin kanina yan eh. Maglalagay tayo muna 2 minuto. Sa 2 minuto na yan, malamang sa malamang walang mangyayari. Yan yung minimum time para lutuin nyo siya. Pero I highly suggest after 1 minute, silipin nyo siya kung may nangyayari na. Kasi kung ikaw lang mag-isa, nagluto ka sa sarili mo, tapos sumabla yung leche plan na yan, kakainin mo pa rin yan, pre. Kakainin mo pa rin yan. Oh, hindi mo pwedeng itapon yan, diba? Sayang yun. So, bantayan nyo. Bantayan nyo mabuti dito ka lang. Contemplate ka lang tungkol sa buhay. Alam mo yung Tagalog ng ano? Ay, English ng konting... Nag-get sa agad niya. Hindi mo lang ako pinagbigyan sa punchline ko. Silip, wala pa talaga nangyayari. Basang-basa pa talaga siya. Tapusin natin yung 2 minutes na nilagay natin. 2 minutes, check natin. Kakapain niyo yung gilid. Wala pa rin talagang nangyayari. Pero mainit-init na siya. Dapat talaga ganun. Kasi kapag may nangyayari agad sa kanya, ang sabihin, hindi magiging pantay yung luto niya. Kaya natin inuunti-unting ganyan. Kasi tinatantya mo pa yung kapangyarihan ng microwave mo. Pero kapag nagawa mo na rin isang beses yan, alamin mo kung ilang minuto yung nilagay mo. Kunyari, nag-total lang 4 minutes. Di-set mo lang 4 minutes. Yun na yun. Yun na lagi yun. Yun na lagi yun. Okay. Medyo mas lumalapot na siya. So, ang total elapsed time natin ay 4 minutes na. Tama, di ba? 4 minutes na. O, lagay ulit tayo ng 2 minutes. Pero 1 minute lang yung papa-elapse ko dyan. Kung ikaw may kita nyo, naluluto na yung gilid niya. Naluluto na yung gilid niya. Medyo hilaw-hilaw pa yung labas. So, yung part na yan, medyo ba overcook na yan. Tatanggapin natin ng konti. Kesa na masabaw yung leche plan mo. Tama. Alam mo yon. Pero kung mas maganda yung heat distribution ng leche plan nyo, baka hindi mangyari yan. So, isasalang ko pa ulit to. Ang salang ko dito, che-check ko siya every 30 seconds na lang. Konti na lang. Sakto to. Kapag natapos natin to, malamang okay na yan. So, ang total cooking time natin ay magiging 6 minutes, pare. Ayan na. Actually, medyo overcooked ng konti ito kasi halos kumulo na siya. Pero okay lang yan. Kita mo, medyo jiggly pa naman siya. So ngayon, itatabi na natin to dito sa isang lugar kung saan hindi siya magagalaw. Kaya natin nilagay dyan kasi mainit pa yan. So may carry over cooking pa yan, may residual heat pang nandyan. So unti-unti niya pang niluluto. Mamaya, after siguro mga 30 minutes, pwede na nating ipasok sa ref yan para tuluyang lumamig. So mamaya pa natin matitikman yan. Huli pa natin matitikman yan. So doon na tayo sa pangalawang recipe ni Chef Mike. Ito ginawa natin tuwing nakaraan pa. Pare, ginawa natin to. Gagawa tayo ng baked potato sa microwave. Spudman style ang gagawin natin, di ba? Tama ba yan, Chef Mike? Aba, malay ko sa'yo, taba. Patatas, pare, ang kailangan natin dito. Sobra simple lang nito. Butas-butasin lang natin yung patatas on all sides. 1, 2, 3, 4. Okay na yan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lagyan natin sa plato. Lagyan natin sa microwave. 100% power, pre. 5 minutes. Oo. Actually, 5 minutes per side yan. So mamaya, check natin kung luto na siya. Babalik na rin natin 5 minutes ulit. At muna, naiihi ako. Cut. 5 minutes, check na natin siya. May naalala lang ako. Kailangan ko palang mag-tuwalya. Medyo may ano na rin, pero sala pa natin ng 5 minutes.
Sana pa natin ng 5 minutes to. Biruin mo, no? 10 minutes lang. Samantalang nung nag-ano tayo, nagluto tayo nito, parang minimum nun, parang 40 minutes eh, di ba? Oo, sa oven. Oo. O, siyempre, alam naman natin na mas magastos sa kuryente to. Tsaka, hindi siya practical in big budgets. Hindi naman talaga. Ginagawa natin to para sa mga, yari, dalawa lang kayo ng asawa mo sa kondo. Nag-rave ka, ganyan. Gusto kong maalis yung idea na ang microwave ay nandyan lang para magpainit ng ulam. Oh, eh, pwede kang gumawa dyan ng mug cake. Kaya di ko nga ginawa yung mug cake kasi pangkaraniwan na yun. Normal yan. Alam kong alam nyo na yan. Ito mga ginagawa natin, sana medyo bago para sa inyo. Diba? Ngayon, habang niluluto yan, handa na natin yung isa pang kailangan dun sa ating Spudman, baked potato, yung jacket potatoes natin. Pork and beans, pre. May mga nag-comment dun sa last video natin na sinabi niya nga, canned nga lang yung ginagamit niya. Diba? Yan. Kaya ako nilagay dito, kasi iinitin din natin to, diba? Sa natin iinitin dito. Kay Chef Mike pa rin, diba? Tapos, isa pa natin kailangan dyan ay keso. Meron tayo ditong gayat na mozzarella tsaka gayat na quick melt. Pero kung anong keso gusto nyo gamitin, kayo na bahala. Yun na yun, di ba? 5 minutes, pre. Bali, total of 10 minutes. Eto na siya. Uy! Actually, maganda yung ano nyo. Pagkaka-ano nyo. Check nga natin. Uy! Ang init. Mainit. Okay na to. Pork and beans natin. Salang natin dyan. Bigyan lang natin ng 2 minutes. Up! Lagay na natin yan dyan. Ngayon, buksan natin yan. Okay. Tapos, ano lang natin? Kayurin lang natin. Kayurin natin ng ganyan. Tapos, lagyan na natin ang baa. Yan, lagyan natin dyan yung ating baa. Baon lang natin. Maraming init yan, yung patatas na yan. Lipat nga natin ang plato, hindi kita. Yan, lipat lang natin. Baa. Mozzarella cheese. Meron pa tayong quick melt. Buhusan na natin ito. Imagine mo, nasa dorm ka, no? Sagot yung kakainin mo. Abay, may kayabangan ka rin, di ba? Oh. Oo. Tapos, yung kadorm mo doon na medyo kupal-kupal ng kote, hindi makakatikim yan. Oh. Tapos yung landlady nyo, landlord nyo, mga galit na lang, patantas ang kuryente. Diba? Eto na, pare, nakagawa tayo ng jacket potatoes o Spudman potatoes, pare, gamit ang microwave. Napakaganda, diba? Ngayon, yung kay Spudman, binabalot yon. So may chance na kumalat pa yung init papunta doon sa keso. Tayo, walang ganon. So salang lang uli natin kay Chef Mike to. Bigyan natin ng 1 minuto lang. Si Ami di may ginagawa lang dito, hindi intindihan para sa next content yan, para bukas yan. Medyo rat-rat tayo ng content ngayon eh. Oo. Bakit kaya, Bakit ka giniginaw? Bakit ka giniginaw, Alvin? Ano nangyayari? Check natin to. Tingnan mo yan. Pagod na pagod kang mag-aral, tapos kinukupal ka pa ng mga klase mo. Pero pag uwi mo, yan yung kakainin mo. Abay, napakasarap, di ba? So huwag na natin patagalin, tikman na natin yan. Jerome, snow mo ka muna, konti lang, tapos iyan. Picture mo na yan. Anak ng buwan. Ay, ang galing ng dila. Dati ko. Dati ko bang tik-tik? Yun na yun din, di ba? Yun na yun din talaga. Yun na, if anything, no, ang pagkakaiba lang nito is yung balat. Baka mas maano yung balat. Mas leather yung balat. Pero tingnan natin. Ayun, no, nahihiwa ka. Kasi kung di mo mahihiwa ng kutsara yan, ay, hindi mo na makakain yan, di ba? Sarap, pare. Amidi, hindi ka nga dito. Mainit to, ha? Pero birang lalaki, titiisin mo. So, yun nga, ganun na ganun din, pre. Ganun na ganun din talaga. Pero eto, isang piraso lang kasi yung ginawa natin. Isang piraso lang yan. Ngayon, kapag dinagdagan nyo ng salang yan, ngari, dalawang patatas or tatlo, kaya yon. Pero ang tinutukoy ko, mag-iiba siya ng oras kasi mas marami na yung sumasalo ng microwaves. Mas marami na sumasalo. Pero ang kagandahan dito, hindi naman to sing sensitive nung leche plan kanina. Eto, basta maluto yan. Pag nga naluto yan, tapos i-rep nyo, gusto nyo kumain kinabukasan, initin nyo lang uli eh. Pwede yan, hindi ma-overcook yung patatas na yan, pare. So okay na okay itong gawin sa ating microwave. Sorry, with the help of our friend, Chef Mike, pare. So doon na tayo sa susunod natin at eto ay gawa pa rin sa patatas. Ang gagawin natin ay potato chips.
pare. Ang potato chips naman kasi ay ano lang yan. Pritong patatas. Pero hindi nga tayo magpiprito kasi andito si Chef Mike, pare. Panahon na para gamitin ang aking bagong kutsilyo. Kasi may siraulong gumamit yung isa kong global. Pingas. Sino kaya yung nagbubukas ng lata dito? Oy! Pero hindi ko gagawin yun sa global ko, pre. Tagal ko tinitira ito. Nasa crate and barrel ako. Nakatayo lang akong ganyan. Alam mo na akong balak bumili. Ikot. Balik ako doon sa kutsilyo. Ko bibili niyan. Mali. Pag ganyan ko. Sir, gusto niyo pong itry? sabi sa akin gano'n. Sabi sa akin. Tapos, edi, alin dito, sir? Inabot niya sa akin. Inabot niya sa akin ganyan. Boom, sold. Balance siya, oh. Mga ganyan-ganyan pa ako. Tapos siya nagkikitinda. Nakaganyan. Eh, kunin ko na. Ayaw mo umalis sa tabi ko eh. Hiwain lang natin ang pinakamanipis na kaya nyo. Ay, kadali naman. Yan, i-ano lang natin yan, huhugasan lang natin yan. Kasi tulad ng sa ginagawa sa normal na potato chips, kailangan natin ito hugasan para mabawasan yung starch niya. Actually, maganda to, huhugasan nyo hanggang luminaw, tapos ibababad nyo siya dun sa tubig ng mga isang oras siya para talagang lumabas yung ano niya, free starch niya, yung mga starch niya nasa paligid niya. Ngayon, mas manipis yung ano niyo, mas manipis yung patatas niyo. Lulutong yan regardless eh. Pero kasi, meron lutong kasing malutong na delicate, dainty. Pero meron ding lutong na ano pre, na matigas. Yung lutong na parang ano, paano ko ba explain to? Lutong ng crash gear, yun na lang, alam mo yun? Yung plastic ng crash gear. Pag kinagat mo yun, malutong yun. Pero matigas yun. Pero meron din namang lutong ng chicharon. Matiga, na malutong, pero hindi masyado matigas. Pag mas makapal yung hiwa nyo, mas matigas siya. Pero yung ganyan kakapal, pwede na yan, pre. So, eto na yung mga patatas natin, nahugasan na natin yan. Again, mas maganda sana kung bababad yun pa sa tubig na isang oras, better if overnight. Meron tayong plato dito, tsaka parchment paper. Hindi naman essential yung parchment paper. Mas sure lang ako na hindi sila masusunog. Kasi mainit to eh. Mainit itong plato. Pero kunyari, wala kang parchment paper, pwede na yan, pre. Rekta mo sa plato. Mantika, kuha ka lang ng mantika sa inyo. Ganyan lang. Huwag mo na spray, pahid mo na lang. Lalatag lang natin yung mga potato chips natin dyan nang hindi sila naka-overlap sa isa't isa. Lagayin nyo yung platong, pinakamalaking platong kasya sa microwave nyo. Kami eto eh. Tapos, pasok lang natin dyan. Yan. Power natin ay high. Microwave natin for 2 minutes, pare. After 2 minutes, wala pa masyadong mangyayari sa kanya. Medyo naluluto na siya at kumukurba. Ngayon, babalik na rin natin yan isa-isa. Huling pagkakataon na to na babalik na rin nyo siya. Pasok lang uli natin for 2 minutes. Ngayon, itong ikalawang minuto na to, ikalawang salang na to, ano to? Ito yung magluluto pa sa kanya. So, at this point, pagkatapos nyan, luto na both sides. Tapos nyan, sasalang uli natin yan for, ito hindi na natin sure kung gaano katagal kasi depende na sa power ng oven yan hanggang lumutong siya, diba? So, check natin yung magiging itsura niya after 2 minutes pa. After 2 minutes uli, ayan na. Medyo nagsisimula na siyang ma-dehydrate, ayan o. Another 2 minutes. Habang sinasalang natin yan, gumawa na rin tayo ng ano nila, ng parang seasoning natin para sa fries natin. Kasi hindi naman pwedeng ganyan lang. Pwede namang asin-asin lang kung yun yung gusto mo. Pero ako, hindi yun ang gusto ko. Smoked paprika. Ito yung sweet, hindi yung spicy. Garlic powder. Paminta. Baka kaiba para sa inyo to ha, pero masarap to. Powdered sugar. Tapos ang pampaalat natin ay, pwede kayo mag-asin, pero bakit? Hindi kayo gumamit ng more. Chicken powder, di ba? Mustard seed powder, kung meron lang naman. Get in there. Lagyan ko na lang 3 minutes to. Saluin lang natin tong ano natin, seasoning natin. Dinudurog ko lang yung powdered sugar. Meron tong specific na lasa chichirya. Sabi mo sa'yo kung anong chichirya. Diba? Meron, diba? Hindi. Para lasa siyang Nutri-Star tsaka Pritos ring. Ito, elapsed time nito ay total of 9 minutes kasama yung 2 minutes na flip natin kanina. Pero ito yan, ito iba okay na. Yung iba, konti pa kasi yun yung medyo makapal. Siguro sasalang ko pa to ng last 30 seconds para lang tuluyang lumutong. Medyo malakas sa kuryente ang microwave. Kaya nga hindi ko to inaano na parang gawin nyo lagi to. Gusto ko lang sabihin na marami pang kayang gawin si Chef Mike, pare. Marami pa. Hindi lang siya tagainit ng ulam kasi ganoon na nangyayari, 'di ba? In a pinch kaya mong gumawa ng leche flan. Kaya mong gumawa ng potato chips, 'di ba? Eh paano kung tamad ka maghugas? Walang hugas-hugas 'yan. Parang ikaw. 9 and a half. 'Yan oh. Hanggat mainit,
Lagyan natin sa bowl. Lagyan natin yung seasoning natin. Admittedly, no? Pero salang, ang konti lang ng magagawa mo. Konti lang. Hindi ka tulad ng ano. Hindi ka tulad ng kapag nagprito ka, di ba? Pero, maganda dito, hindi ka mapaparami. Di ba? Tapos ang konti pa ng mantika, kumpara mo dun sa traditional way. Although meron pa rin, pero pwede nyong tanggalin yung mantika na yun, ha? Pwede nyong gawin yun. So, ito na lang yung gagawin namin. Okay na yan. So, bago natin tikman to, Jerome, stomach mo na ng konti. Tapos, Ian, picture mo na ito. Mapipicture mo ba yan? Ang pangit. Sige, salang pa tayo sa lunch. Alam ko na yung yata po. Ano? Ano? Piatos na barbecue. Medyo, pero Nutristar talaga, pre. Nutri pala na piatos. Nga, barbecue nga. Barbecue. Yung Roadhouse barbecue, oo. Ano man. Pwede tayo magtalo dito. Bombuhin natin kung ano ba yung klaseng chichiri yan. Pero ang tanong, potato chips ba na masarap? Oo. Diba? Maganda, maganda yung texture niya. Tsaka maganda dito, hindi ano, mabilis mawala yung lutong niya. Kasi hindi siya tardi. Kasi, pre, nakadalawang batch tayo eh. Yung unang batch. Nakahalo dito, tagal natin sinala, tapos malutong pa rin, diba? Meron pa tayong huli, pare, at eto ay dessert din. Pero mas madali ng konti ito kesa dun sa leche plan natin. At yun, ay, chocolate chip cookies. Sorry, hindi pa pala last, no? Meron pa pala isa. After to gawin natin yun. And yun, ano yun, pre? Ulam yun. Basta. Secret. Anyway, gawin na natin itong ating chocolate chip cookies. Meron tayo dito ng half cup o half bar ng butter. So, talagyan natin ang half cup din brown sugar. Ngayon, depende kung gaano kaitim yung brown sugar nyo, magiging ganun din kaitim yung cookies nyo. Itong amin, medyo maitim siya. Maitim yung cookies namin. Mayabang itong ano ko. Adjustable ko na ano, na measuring cup. Oh. Tapos, i-cream natin yung butter at sugar together. Baka wala kayong mixer. Kung meron, di maganda gamitin nyo. Pero hindi naman imposible yan na gawin sa ano, sa wooden spoon o kung ano mang meron kayo sandok. Kasi paghahaluin nyo lang ng medyo matagal. Kahit hindi super properly creamed, okay lang yan. Okay na yan. Medyo lumambot na siya ng konti. Pwedeng gatas, pero pwede rin naman tubig lang. Pero dahil may tira kami dito, na ibap mula dun sa ano namin, ito na yung gagamitin namin. Konti lang, around mga 1 tablespoon lang, mga ganun. Medyo mahirap lang siyang haluin, ha? Kasi butter at asukal dyan eh. Okay na yan. Mukhang gusto naman na ito. Gawin natin. Tapos, optional, baking soda, around 1/8 teaspoons. Pero pagka ganun, 1/8, di ko na sinusukat yan eh. Konting pinch lang. Tapos chocolate chips. Kahit anong chocolate chips, pwede nyo palagyan ng manito, di ba? Tapos haluin lang natin. Okay na to. Actually, ito, pwede nyo tikman yan. Nang lang, bitch. Parang kahit di na... Diba, no? Kahit di na lato eh, no? O, laban na yan. Kuha tayo ng plato. Siguro eto. Tapos, eto nga lang. Kailangan natin ng parchment paper talaga dito. Ito, kailangan talaga natin. Pasensya na. Sakto. Hindi pala. Oh, tosak vodka. The spirit of Russia, diba? Lagay natin sa gitna. Isang malaki lang talaga. Pre, eto tandaan nyo. Mientras mas malaki o makapal yung cookie, mas nagiging gooey yung loob. So may benefit din naman yung katamaran natin. Ngayon, para lang mas maangas ng konti. Yung chocolate chip sa taas. Ngayon, pwede na nating isa lang to, actually. Pero magbe-benefit lang talaga to greater kapag ano natin, pinalamig natin ng konti, di ba? Mas magiging maganda lang yung outcome niya. So, paki-freezer lang to saglit kahit around mga 5 to 10 minutes lang. Tapos, pwede na yan. Kailangan lang mag-solidify yung butter niya uli. So, ayan, medyo nag-firm up na siya. Okay na to, par. Chef Mike, kapasok ka. Okay. Natin diyan. Microwave natin on the highest setting for 1 minute lang muna. Hindi siya nag-spread. 10 minutes ang total ano natin, total cooking time natin. At eto siya. Yan. Medyo may kasulog na tsokolate, pero okay lang yan. So ngayon, yung ganito, kailangan pa nating palamigin to. Oo, bago natin makuha talaga. Ayan, sinimula ni Alvin. So kapag lumamig, tsaka natin titikman. Okay na to. Nilipat namin sa rack, tapos nilipat namin sa electric pan. Maayos yung cooling niya, pati ilalim, di ba? Pero tinan nyo, pre, mukha bang malambot yan? O, pre, tayong tayo, o. Diba? Cowhead. Baka naman, ilang taon na, oh. Bata pa lang ako. Oh, dito sa Malabon yan. Ayun, oh, product of Australia. Hindi. Tuason Avenue, Barangay Potrero, Malabon, Metro Manila. Malapit sa plastikan. Hindi ko siya yung plastic yung mga tao doon. May tindahan ng plastic doon, oh. Anyway, sana hindi pa keso. Ay, hindi pa.
Mm-hmm. Bata pa lang ako, cowhead na. Teka, hindi na ba ipipicturean yan? Ay, oo nga pala. No? Ipipicturean pa pala. Parang galang na. Tikim na kasi na. Picturean mo na. Jerome, sa loob mo. Oh, siya yung chewy, pero siguro, kung babawasan mo yung oras, magiging chewy siya. Honestly, eto ba, mga tao gusto chewy na cookies, chewy na cookies. Ako personally, hindi ko trip yun. Mas gusto ko yung ma-chips ahoy. At doon ako hirap na hirap dati. Diba, dati madalas ako mag-cookies. Yung ginagawa ko sa inyo, chewy yun eh. Yung ginagawa ko sa inyong cookies dati, si Alvin, ano yan? Eto, tsaka si Paolo, isa kong tropa. Nagpapagawa yan ng cookies sa akin na ganyan kalalaki, ganito kalalaki yun eh. Tapos, kasi laki ng mukha yun. Tapos tinatatakan nila ng mukha nila, sticker. Pinapamigay nila sa ano yan, sa trabaho yan. Giniwaway niya nung Pasko, nagtatrabaho pa siya sa Quiapo yun, sa SM yun, di ba? Doon ba? Ritual. Sa ritual ba? Sa ritual. O, yun. Doon niya pinamigay yung mga nakatikim po nun. Ayun. Pero mas gusto ko talaga yung ano, yung gantong cookie. At hirap na hirap ako makuha yung Chips Ahoy style. Chewy, andali lang makuha nun. Lahat ganun eh, di ba? Pero eto, ang sarap siya. Although ito yung sinasabi ko. Dito sa part na to, kita mo, nasunog siya. Pero ang matindi kasi dyan, hindi sunog yung labas, hindi sunog yung ilalim, pero sunog yung loob. Ayan o, kita nyo. Yung chocolate yung nasunog. Mag-iingat kayo doon. Mag-iingat kayo doon. So siguro kayo lutuin nyo in 9 minutes. Tikman ko na kung lasang sunog din. Hindi naman. Dunk or without dunk? Ano po? Wag na po. Wag na i-dunk? Yeah. Mmm. Lasa? Gatas! Gusto mo ba nga pati gatas mo may asukal? Lasa. Ay puto. Para sa akin tagumpay to. Pero pag eksperimentuhan niyo yung oras, 8 minutes, 9 minutes, kayo na bahala. Huwag din masyadong gahaman sa tsokolate tulad ng ginawa namin. Huwag ganun. Medyo kontrolin niyo yung sarili niyo pagdating sa tsokolate. Pero para sa akin, tagumpay to. Doon tayo sa pinakahuli natin. Yung pinakahuli natin dito ako pinaka-excited. Kasi eto ay kanin at ulam pare gagawa tayo ng microwave. Adobo rice, pare. Sa tulong, syempre, Chef Mike. Hindi ko alam kung alam nyo na pwedeng magsaing sa microwave. Pero hindi. Kaya. Kaya naman yon. Kaya naman talaga yon. Hindi lang siya ginagawa kasi siguro, sanay tayo sa ano, kaldero. And may rice cooker tayo. Pilipino tayo eh. So ano tayo? Hindi bago sa atin ang magsaing, di ba? So ngayon, yung bigas natin, huhugasan lang natin yan. Parang typical, di ba? Tapos, lagyan na natin to ng pangsabaw. Wasa ko pa ng konti. Kasi mas madaling magdagdag eh. Diba? So, lagayin natin to. Manok, pare. Boneless na quarter leg. Tapos, pinachop ko to ng maliliit para sure na maluto. Lagayin na natin. Toyo. Suka. Paminta. Dahon ng laurel. Tapos, kung gusto nyo lang, pwede kayo maglagay ng asukal. Kasi mahilig ako sa ano eh. Matamis na adobo. Yan, ganyan lang. Tapos, bawang. Pwede kayo maglagay ng hilaw na bawang dyan, pero kasi hindi siya magigisa. So, I suggest ang ilagay natin ay garlic chips, pare. Kung wala kayong garlic chips, bili kayo maraming mani. Isa-isa yun. Tapos, panagdaga kay kuya. Oo. Haluin lang natin yan. Plato! Pangtakip. Chef Mike, magluluto na tayo. Sige. Salang natin yan for... Actually, ang sinasabi dito ay 12 minutes. Pero ako, ang gagawin ko, 5 tapos 5 uli. Para lang, alam ko kayo nangyayari. So, 5 muna tayo. Hindi na namin pinakita yung 5 minutes kasi wala talaga nangyayari tulad nung nangyari kay Jodi Ann. Kami. Walang nangyayari. Eto, 10 minutes, meron na. Ayan o, actually, naaamoy mo na siya. Ayan o, hilaw pa. Pero kita mo, naluluto siya, pre. Yun, di ba? Tatakpan ko lang to uli. Tapos, tingin ko hindi pa to luto ng 12 minutes kasi medyo marami yung niluto natin. Siguro, sige, gawin natin 12, di ba? Tapos balikan natin. 12 ulit. Hindi, 5 yung kanina. Bubuin ko muna yung 12. Tapos balikan niyo ako dito. 15 minutes total, pare. Uy, yung bango ah. Luto na, par. Medyo nagbabato pa nga siya. So, pwede pa natin i-adjust to dito kung nakukulangan kayo sa timpla, di ba? Ito na rin yung liquid niya. Toyo pa. Konti pang paminta. No, chicken powder. But hindi, di ba? Actually, ang konti nung karning nilagay namin, nawala lang. Dagdagan ko pa ng tubig. Pero mainit yung idadagdag ko, ha? Para lang sure. Amazing. 5 minutes pa. Ilang minutes total? 20. Ayan.
hindi ko alam kung ako maano ako sa kanin eh. Hindi ako sobrang maarte sa kanin. Si Alvin maarte sa kanin. Kung mamimili ako, okay sa akin yung parang kanin namang inasal, yung ano, yung malata. Okay sa akin yun. Okay na ako dito, par. Pwede pa natin timplahan to. Hindi dyan natatapos yan. Konti asukal. Oop! Okay na yan. Halo-halo lang, oh. Biruin mo, pare, oh. Walang kahit ano. Walang hugas-hugas, walang gisa-gisa. Nakagawa ka ng matinong adobo rice, diba? Plating natin to. Yan. Oh! Parang masarap to, may itlog, ah. Huwag nga tayo mabilis na itlog. Kasi sayang, eh. May kanin na tayo. Lagyan natin ng microwave na ulam din, diba? Oh. Tama. Bonus na yan. Tubig. Lagyan natin ng itlog. Asin. Konti lang. Salang natin for 1 minute, pare. Chef Mike, kaya rin magluto ng Chef Mike, kaya rin magluto ng itlog, par. Papatuloy mo lang ng konti dyan para hindi masabawan yung adobo rice mo. Tapos lagayin na natin. Oh, diba? Oh, napakaganda niyan, par. At eto na ang ating adobo rice with microwave egg, pare. Ano ba bang kailangan natin gawin dyan? Magtanggal sapatos. Ulit ako, ha? Ano ba bang kailangan natin gawin dyan? Magdasal po. Bago kumain. Tama ka naman doon. At hindi ako pwedeng magalit doon. Ano bang kailangan natin gawin niyan kundi magdasal muna tapos tikman na natin yan. Jerome, tumawa ka muna kundi lang. Nahiram kong 50 pesos. Ano meron? Ay, wala naman. Nagbablog lang kami. Oo, oh, adobo rice. Tapos with microwave egg. Oh, wala! Ang bilis na. Ay, kakain. Oo, oh, oh, ikaw. Sige. Dahil dyan, solid ko yung 50 mo. Kamusta? Pwede na. Adobo rice. Tingnan ko nga. Okay. Parang ano siya, 98% luto. Meron siyang parang ano, konting pagbabato pa. Kung nag-recover pa lang. Alam mo, maluluto yan kung hindi natin tinanggal yung takot tapos in-stay lang natin doon. May carry-over cooking pa yun eh. Pero para sa akin, okay na to, par. Kung luluto kayo ng one portion talaga, mga 10 to 11 minutes lang yun, di ba? Tsaka yung lasa niya, well, decent siya kasi hindi naman siya mahirap habulan kapag naluto na, di ba? Anyway, baka maparami ako dito at makalibutan ko na meron pa pala tayong dessert, pare. Check natin kung pwede na. So kanina, ano pa to, basa-basa pa to. Ngayon, solid na siya. Medyo jiggly pa rin yung gitna. Pero for as long as hindi siya, peki na naman yung vlog natin. For as long as hindi siya liquid, okay siya. Ala una, alas dos, alas tres. Yo. Oh! Ngayon, masaya ako dito. Pero kasi, gusto kong malaman kung yung loba ay overcooked, diba? That's what we're here for. Yan ang dahilan kung bakit tayo naparito. Hop. Uy! Wala siya nung grains. Wala siya nung grains, pre. Di ba? Mas maganda siya kaysa nung ginawa mo. Oo, kanina kasi nag-testing kami nito. Wala, overcooked. Hey, hindi ko nag-testing. Kabisado mo yan. Anong practice? Oo, first time ko to. At talagang nakuha ko agad sa una kong try pa lang. Talagang... Kasi ka, alam mo yan eh. Kahit di ko pa natatry, alam ko yan. Hindi ako nagkakamali. Pero teka lang, baka maganda lang siya. Masarap ba? Kanina yung unang gawa ko, smooth siya. Kanina yung ginawa ko, sabi ni Alvin, sorry wala pala akong ginawa kanina, pero kung may ginawa ko kanina, sabi ni Alvin matabang daw, eto hindi par. Sa lahat ng ginawa natin ngayon, eto yung pinaka-okay. Eto talaga, ang totoo niyan, inalam ko muna talaga yung kapangyarihan ng microwave. Mayiging totoo ko sa inyo, hindi ako perpekto, nagkakamali ako. Nagpa-practice ako. Siyempre, bago ko ipakita sa inyo, di ba? Ginawa namin kanina, nakailang try tayo. 5-5, no? 4-5. Bago namin makuha to. Yun kasi yung susi talaga dun, pre. Kailangan nyong maintindihan yung Chef Mike ng buhay nyo. Hindi kasi pare-parehas talaga yung mga ganyang bagay. Pero, ang sa akin lang, ah, pagdating dito sa Leche Plan, mas okay na na ano siya. Medyo undercooked. Kesa overcooked siya. Basta, makita mo, nag-set na yung gilid, tapos medyo jiggly yung gitna. Okay na yun. Luto na yun, par, for sure. Luto na yun. Titigas yan sa rep, di ba? Aircon nga, tumitigas. Rep pa kaya, di ba? Pwede nyo pang laruin to
Lagyan mo ng ube flavor, flavorful. Dati may ginawa kami, ano, cream cheese leche plano, nasa resto pa ako. Okay din yun, pwede mo rin gawin dito yun, di ba? Pagdating kay Chef Mike kasi pare, the possibilities are... Endless! Ang dami niyo bang pwedeng gawin. Kung meron pa kayo ibang naiisip na pwedeng gawin sa microwave, meron dyan yung mga mug cake, microwave lava cake, di ko na ginawa yun eh. Chef ang karaniwan na yun eh. Ito medyo iba ng konti, para medyo interesting naman panoorin yung vlog natin. Maraming salamat mga inaanak, sana nag-enjoy kayo. And bakit? Sana mga inaanak, nag-enjoy kayo sa episode na to. Kasi, ba't lumalayo ka? Mabaho ba ako? Ba't lumalayo ka? Amin mo ako, dito sa leeg, amin mo ako. Amin mo ta***! Maraming salamat mga inaanak, kung nag-enjoy kayo, click nyo na yung subscribe button. Direk, kailangan ko ba sabihin yung i-like nila yung video na to? I-like nyo yung video. O, i-like nyo yung video na to. Tapos, kung ka-like-like lang naman, kung sumaya ka lang naman, kasi kung hindi, wala namang pilitan dito, alam mo yun. Hindi pero masasabihin sir, sa... Sir, yung napapahigpit yung hawak mo, sir, nasasaktan ako, sir. Ha? Uy, sir! Maraming salamat, mga inaanak. Hanggang sa muli, kami ay magluluto ng... Wala pa kaming baon na idea. So, kung meron kayo naisip, comment nyo sa baba. I love you all. Tats! Bye, Tats! Hey! You're my all-time lover. Come with them, my cover. Paikot! Paikot! Trrrr!